Magandang gabi po sa inyong lahat. Minsan pa po, welcome po sa Bed of Promises sa gabing ito. Ito po yung lingkod na gagamitin ng Diyos sa ating harapan, si Pastor Janet Damaso, kumakatawan sa Las Piñas District. Maraming salamat sa mga kapatid naming patuloy na tumutunghay at sumusubaybay sa ating pong gawain live streaming gabi-gabi. At mula po yesterday, Sunday, wala po tayo munang gawain tuwing araw ng Linggo bilang pagpapahinga po, makapagpahinga naman po yung ating mga manggagawa at ang inyong lingkod. Dahil pag araw po ng Linggo, medyo busy po ang mga lingkod ng Diyos sa mga live streaming at saka sa iba pang mga bagay. Tulad po ako kahapon, meron po akong ikinasal. Kaya po, salamat sa mga pangunawa ninyo na tuwing araw ng Linggo, medyo pahinga po tayo. Pero balik po ulit tayo ng araw ng Lunes. Magandang gabi po at sa gabing ito, magsimula na po tayo mag-aral ng salita ng Diyos na idideklara natin sa gabing ito. Sabi po sa Isaiah 49 verse 15, ang sabi po, "So the Lord answers, can a woman forget her own baby and not love the child she bore? Even if a mother should forget her child, I will never forget you." Na Tagalog po ang sagot ni Yahweh, "Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali." Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali po tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Ngayon, minsan pa sa gabing ito, muli nagpapasalamat kami sapagkat pinahintulot mo, Panginoon, na kami muli makapakinig ng mga salita mo, Panginoon, na idideklara namin sa aming mga buhay kapagkat ang salita mo'y makapangyarihan. Habang ito'y dinideklara namin, habang ito'y binibigkas ng aming labi, habang ito'y naririnig namin, nadadagdagan ng aming pananampalataya at patuloy, Panginoon, na naririnig mo ang aming pong pagtitiwala sa mga salita at mga pangako mo. Dahil ikaw nagsabi, ang salita mo'y hindi babalik na wala pong magaganap. Mapaparam ang langit at ang lupa, pero ang kaliit-liit ang salita mo, hindi po mawawala ng bisa. Kaya sa gabing ito, minsan pa, i-comfort kami ng mga pangako mo, yakapin kami ng mga pangako mo, at patuloy kaming aliwin at samahan, patatagin ng mga pangako mong pwede naming sandalan, Panginoon. Dahil tunay nga, ikaw lang ang Diyos namin na may magagawa sa aming buhay at kailangan po namin. Pagpalay mo po ang lingkod mo, bigyan mo ng karunungan na galing sa iyo, at ang malayang pagkilos ng Espiritu Santo ay patuloy kong hinihiling na maranasan ang bawat isa sa kanilang mga tahanan habang nakikinig na yung mga salita. Salamat sa iyong pagsama sa amin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So, minsan pa, patuloy natin pag-aralan yung isang pangako ng Panginoon. Doon, ito po, lagi ko pong, isa sa favorite verse ko to eh. Lagi ko itong dinideklara kasi magulang po ako. Alam ko po yung katotohanan ng verse na ito, ng salita na ito. Sabi doon eh, sa NLT, ang sabi niya, never can a mother forget her nursing child. Sabi doon, can she feel no love for the child she has bore? But even if that were possible, sabi niya, I will not forget you. Sabi nung NLT version, hindi pwede niya makalimutan ng isang ina ang sanggol na kanyang pinasususo, ang sanggol na galing sa kanyang katawan, ang sanggol na kanyang ipinanganak, dinala ng 9 months sa kanyang tiyan. Pero sabi ng Diyos, pero if possible, pero kung may mga bagulang pa rin na marunong lumimot sa kanyang anak, ang sabi niya, pero ako, sabi niya, I will not forget you. Pangako po ng Diyos yan, hindi kanya makakalimutan or hindi kanya kakalimutan. At sa CEV version po, the Lord answered, could a mother forget a child who nurses at her breast? Could she fail to love an infant who came from her own body? Sabi doon, even if a mother could forget, I will never forget you. So nanay po ako, alam ko po ang damdamin ng isang ina at yung iba dyan sa atin, nanay din. Alam nyo din ang damdamin ng isang ina, lahat gagawin ng nanay para sa anak. Ni halos ayaw madapuan ng lamok, ayaw magkasakit, hanggat maaari ang anak iingatan, hanggat maaari ayaw, nagigimisa may mga nanay na madamot sa anak, hanggat maaari kung mapoproteksyonan lang ang anak, gagawin ng isang nanay. Kaya sabi niya,
Kung pero kung posible, isa pa na naman natin ngayon eh, siguro, ewan ko lang, may mga nanay pa rin na nakakalimot sa anak, pero nag-assure si Lord, kalimutan man ang nanay ang anak niya, kalimutan man ang magulang ang anak niya dito sa lupa, kalimutan mo man ang anak mo, pero tandaan mo, ako na Diyos na Ama mo sa langit, I will never forget you. Hindi kita pwedeng kalimutan. Ilagay mo yan sa isip at puso mo. Hindi ka pwedeng kalimutan ng Diyos. Kaya nga, napakasarap, di ba? Ako lagi ko itong dinidigla. Kung magulang bang marunong lumimot sa kanyang anak? Kung meron man, ako na Ama niyo sa langit, hindi ko kayo kinalilimutan. At sinabi niya rin sa Psalms 105 verse 8. Sige po, basahin po natin Psalms 105 verse 8. Ano pong sabi doon? Psalms 105 verse 8, sabi niya dito, ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanya binitawan sa lahat ng angkan. O diba? He will keep his covenant forever, his promises for 1,000 generations. Sabi ni Lord, yung kanyang covenant, he will keep his covenant forever. Kapatid, kay Lord may forever. Sa Diyos, ang salita niya, ang pangako niya, pag sinabi niya, forever yon. Kaya habang dinideklara mo yung mga pangako ng Diyos, forever yon na gaganapin ng Diyos sa buhay mo. Hindi niya yun nakakalimutan. Kaya pero ang gusto natin, sabi ko sa inyo, consistent declaration. Hindi dineklare mo lang ngayon, gusto mo meron na agad outcome o may bunga na. Consistent. Ako nung nag-start mag-declare ng salita ng Diyos, sa umpisa, parang misa, parang walang nangyayari. Noong mga ilang linggo, mga ilang buwan, isang buwan, walang nangyayari. Pero hindi ako tumigil. Diretso ko yung declaration. Alam niyo, ang unang declaration, inangking ko kay Lord, makapasa ako sa board exam. At yun nga, naganap yung pangako ng Diyos. At ang sabi niya sa Genesis chapter 8 verse 1, yung remember dito eh, Genesis chapter 8 verse 1, tingnan natin yung isa sa lingkod ng Diyos na naalala ng Panginoon. Sabi doon, Genesis 8:1, God had not forgotten Noah, all the animals with him in the boat. On the boat, he caused a wind to blow and the water started going down. Sabi po sa Tagalog, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa daong, kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Sabi doon, God remembered Noah. Naalala niya si Noah ng 40 days, 40 nights. Si Noah ay nasa daong. Ang sabi doon, hindi siya nakalimutan. Naaalala siya ni Yahweh. Ang sabi doon, to remember in the Bible, ang ibig sabihin is not merely or not only to recall people to mind. Sa Bible po yung sinabi ng Diyos sa Genesis 8:1, and God remembered Noah. Ang remembered na ginamit doon sa Greek word, ang ibig sabihin not merely or not only to recall people to mind. Hindi lang naalala sa isip. Hindi lang naisip, ay si Noah pala, nasa daong, 40 days and 40 nights na, tsaka yung mga hayop, hindi lang po nalagay sa isip. Anong ibig sabihin ng remember doon? Ang ibig sabihin, to express concern to them. When God remembers His children, He does so with favor. Pag ang Diyos nakaalala sa atin, nagbibigay siya ng pabor. Kaya ang Diyos, hindi lang naalala ang nilagay kanya sa isip niya. Pag naalala kanya, ah, ito pala yung anak ko. Ito pala yung naglilingkod sa akin. Na kahit maraming pagsubok, kahit inuuyam, kahit pinapersecute, kahit nahihirapan, nagpatuloy maglingkod sa akin, kahit nasasaktan, kahit anong nararanasan, ito yung anak kong ipinaglaban ako, ipinagtanggol ako, naaalala ko, ito yung anak ko, na walang sawang naglilingkod, kahit malayo ang pagpupuntahan, humahayo kahit mainit, pumupunta sa mga Bible study, talagang gumagawa sa aking ubasan, ito yung anak ko. Pag naalala ng Diyos si Janet Damaso, hindi lang ilalagay ka sa isip niya. Pag naalala ka niya, gagawa ng favor ang Diyos sa buhay mo. Kasi ganun umalala si Lord. Hindi lang naalala, pero tapos na. Si Lord, pag naalala ka niya, favor will come to your life. Darating ang favor ng Diyos sa buhay mo. Kaya, I will never forget you, sabi ni Lord. Exodus chapter 2 verse 24, isa pang pangako. Sino pa inaalala ng Diyos? Hindi lang si Noah. Tingnan din natin yung naalala niya mga Israelita. Sabi niya sa Exodus chapter 2 verse 24, pagkalipas, 23 muna. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang paraon, ngunit inalipin pa rin ng mga Ehipsyo ang mga Israelita, kaya't dumaraing sila sa tindi ng hirap. Verse 24,
narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Kapatid, nung dumadaing mga Israelita kay Yahweh, ang naalala ni Yahweh yung kanilang mga ninuno, si Isaac, si Abraham at si Jacob. Kaya nahabag siya sa mga Israelita. Ito yung gusto ko ipakita sa inyo katulad ng tinakal natin nung Saturday. Naalala ni pinagaling ng Diyos si Hezekiah alang-alang kay David. Kapatid, makinig ka. Lahat ng ginagawa mo, walang sayang. Kahit ang kaapu-apuhan mo, kahit wala ka na sa mundo, pag naalala ka ng Diyos, bibigyan niya ng favor ang mga mahal mo sa buhay. Ang Diyos hindi nakakalimot. Tandaan mo yan. Kaya huwag kang manghihinayang pagpara sa Diyos. Huwag kang madamot pagpara sa Diyos. Lahat yung lakas mo, yung effort mo, yung time mo, pagpara sa Diyos, huwag mong ipagdadamot. Dahil ang Diyos marunong makaalala. I will never forget you. Lahat ng sakripisyo mo, alam ng Panginoon. Sabi niya, the Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. Verse 25, God looked on the Israelites and was concerned about them. Number one, ano gustong i-remind sa atin dito ng Panginoon? Unang ilagay mo sa isip at puso mo. Sa isip at puso mo, God remembers His covenant to a thousand generation. I am the Lord, I change not. Kahit si Abraham, pag naalala niya si Abraham, pwedeng magkaroon ka ng favor dahil kay Abraham. Kahit maalala niya si Isaac, dahil tayo ang kan, lahi ni Abraham at ni Isaac, pwede kanyang bigyan ng favor, hindi dahil sa'yo. Naalala niya si Isaac, si Jacob, si Abraham, pwedeng si Janet at sino man sa atin makaranas ng favor ni Lord dahil sa mga last generation. Ganyan si Lord. Pag naalala niya ang kabutihan mo, pwede niyang pagpalain kahit ang mga taong wala ka na, kahit na yung pang pinakadulo ng lahi mo, pwedeng pagpalain ng Diyos. Ang Diyos marunong umalala. Ang Diyos marunong gumante. Sabi doon, God remembers His covenant. Sabi sa Psalms 27:10, though my father and mother forsake me, then the Lord will take care of me. Kaya nga sa atin, nakasandal tayo sa Diyos, hindi sa tao. Sabi ni David, iwanan man ako ng aking mga magulang, ng tatay ko, ng nanay ko, may Diyos na kakalinga sa akin. Bakit kakalingain ka ng Diyos? Kasi naaalala, hindi kanya kayang kalimutan. Kaya kahit kinalimutan ka ng magulang mo, kahit kinalimutan ka ng nanay mo, ng tatay mo, ng boyfriend mo, ng asawa mo, kinalimutan ka ng mga taong tinulungan mo, kinalimutan ka ng mga taong pinautang mo, binigyan mo ng utang na loob, binigay mo lahat, pero nakalimot pa rin sa mabuting ginawa mo. Ang Diyos hindi nakakalimot. Huwag ka magsasawa. Ang Diyos hindi nakakalimot. Ang tao pwedeng makalimot. Pero huwag ka magsawang gumawa ng mabuti pag dumating ang pangangailangan mo at naalala ka ng Diyos. Kapatid, yung favor mararanasan mo. Kaya sabi pa po dito, God remembers when we are abandoned by our own family. Naaalala niya tayo pag inaabandon na tayo ng sarili nating pamilya dahil alam niya ang hirap ng walang pamilya. Kaya nga kapatid, kung wala kang pamilya, sa Diyos ka sumandal. May tatay tayo sa langit na hindi nakakalimot. God remembers His children in their humiliation and deep groaning. Yung Israelita, nag-groaning, nananaghoy dahil sa kanilang slavery sa Ehipto. Kapatid, kung nananaghoy ka dahil sa sakripisyong nararanasan mo, sa hirap, pagsubok, ano nararanasan mo ngayon? Umiyak ka sa Diyos, hindi nakakalimot ang Diyos. Ang pangako niya sa iyo ay I will never forget you. Hindi kanya kakalimutan. Kalimutan ka man ng lahat. Kaya wag mong, hindi ka kawawa. Wag mong kikilin ang buhay mo. Marami ngayon nagpapakamatay dahil sa depression. Tandaan mo, may Diyos na nakakaalala sa'yo. Hindi nga nakakalimutan ng Panginoon. Alam sabi, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. God remembers and knows our frame, weakness and mortality of our natures. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon eh, kung ipapahayag lang ng labi ang kasalanan mo, bakit ang tao kahit paulit-ulit nagkakamali pag lumapit sa Diyos, hindi ba itaboy ng Diyos? Bakit? Kasi sabi doon, I remember, God remembers and knows our frame. Alam ng Diyos sa lupa, sa alabok
tayo galing. Alam ng Diyos na tayo may weakness and mortality natin. Alam niya, nasa flesh tayo. Kaya alam niya, nauunawaan tayo ng Diyos. Hindi ka mauunawaan ng lahat ng tao sa paligid mo. Humingay sa akin, hindi lahat nagagalak sa tagumpay mo. Hindi lahat nagagalak na pinagpapala ka. Hindi lahat nagagalak kapag ginagamit ka ng Diyos. Hindi lahat nagagalak kapag tinataas ka ng Diyos. May mga tao, hindi nagagalak yan. Pero tandaan mo, gustong gusto ng Diyos, pagpalain ka, abutin ka, gamitin ka. Gustong gusto ng Diyos na ikaw ay itaas. Huwag mo lang kakalimutan ng Diyos. Hindi ka niya nakakalimutan. In His time, He will make all things beautiful sa buhay mo. Huwag kang bibitaw sa Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos hindi nakakalimot. And lastly, ang sabi doon, Hebrews 6:10, dito tayo magtatapos. Habi po sa Hebrews 6:10, basahin po natin, ay isa pa po sa magandang pangako ng Panginoon para po sa ating lahat na naglilingkod sa Diyos. Lagi po natin katatandaan na ang Diyos ay hindi po nakakalimot sa atin. Ano? Ito po, maganda po itong verse ito. Gusto ko pong basahin sa inyo. Hebrews chapter 6 verse 10. Pakinggan mo kapatid, ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, Hebrews chapter 6 verse 10, makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang iyong ginawa at ang pag-ibig na iyong ipinapakita hanggang ngayon. Ipinapakita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. Sabi doon, sa English is what? God is not unfair. He will not forget the work you did or the love you showed for Him in the help you gave and are still giving to other Christians. Sabi doon, ang Diyos hindi unfair. Alam niya ang lahat ng hirap, sakripisyo, tulong at pagmamahal na binibigay mo sa mga kapatid, sa mahal mo sa buhay at patuloy mong pinagkakaloob ngayon. Kaya kapatid, walang nasasayang sa Diyos. Wala. Kapag once nga ilangan ka, naalala ng Diyos yung kabutihan mo katulad ni Hezekiah. Naalala ng Diyos yung katapatan niya at pagsunod niya kahit mahirap. Yung paglilingkod niya, yung pagtulong niya sa iba, kapatid. Binigyan siya ng 15 years ng Diyos. Ano kailangan mo? Lahat na mabuting bagay na ginawa mo, naaalala ng Diyos yun, hindi niya nakakalimutan. Basta isipin mo lang, sa Diyos ka naglilingkod, hindi sa tao. Lahat ng ginagawa mo sa asawa mo, ginagawa mo sa anak mo, ginagawa mo sa pastor mo, ginagawa mo sa mga kapwa mo Kristiyano, ginagawa mo sa magulang mo, ginagawa mo sa ibang tao, kahit sa boss mo, sa kasama mo sa trabaho, isipin mong sa Diyos mo ginagawa, kahit hindi ka nila gantihan, pasalamatan, i-appreciate. Ang Diyos marunong gumante, hindi kanya makakalimutan at yun ay aalalahanin ng Diyos. Kaya marami pong salamat. Bago tayo manalangin, nagpapasalamat ako sa mga taong patuloy na sumusuporta sa Bed of Promises. Thank you, ginagamit ito ng Diyos para abutin tayo. Lahat tayo may pangangailangan. Kailangan ko kayo. Kailangan niyo ako. Kailangan natin ang bawat isa. Magpalakasan tayo sa pandemic. Tigilan na natin yung mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Yung mga ginagawa ng kaaway, magmahalan tayo sa pagdiyan ng kinalulugdan ng Diyos. Kaya salamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa gawain ng Diyos. Hindi nyo po yan sa Bed of Promises Group ginawa, hindi sa Las Piñas District Pastor, hindi kay Pastora Janet, sa Diyos nyo po yan ginagawa. Salamat sa mga sumusuporta. Wala pong nasasayang. Salamat din po sa asawa ko na walang sawang kada mag-live streaming ako. Siya po nagkakabit ng mga yan. Siya po yung nagkakanda ugaga. Thank you sa suporta. Dahil kung wala, di ba, wala ang asawa ko na tagakabit ng tagal, pati ang anak, mga anak ko. Salamat. Sa Diyos nyo yan yung ginagawa, hindi sa akin. Salamat po sa mga nagpapadala, nagpapala. Sa Diyos niyo po yung ginagawa, hindi po sa akin. Ang pangako ng Diyos, isang basong malamig na tubig ang ibigay sa taong iyon dahil siya'y alagad ko, ang taong yun ay pagpapalain ko. Sa Diyos kayo gumawa, wag sa tao. Sa Diyos walang nasasayang. Isang araw, pag naalala ka ng Diyos, favor will come, miracle will come, answered prayer will come. Lahat ng design ng puso mo ibibigay ng Diyos dahil naalala niya ang mga sakripisyo, pagmamahal na ginagawa mo para sa Kanya at paglilingkod at para sa ministry niya. Sa Diyos, sabi niya, Janet, I will never forget you. Sabihin mo yan sa iyong sarili. Tayo po'y manalangin.
Panginoon, salamat. Salamat. Dahil alam ko, Lord, sa panahon ngayon, maraming taong nakakalimot. Maring naranasan po to sa amin ng ilan, yung mga taong kanilang tinulungan, pinakitaan, sinakripisyo lahat. Lord, binigay ang mabuting kalooban. Minahal, binigay halat lahat ng tulong na maibibigay. Pero in the end, nakalimot, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Lord, tao sila. Kami nilikha mo, Panginoon, sa dust, Father God. Kaya Lord, sa oras na ito, isa lang ang paalala mo sa amin. I am the Lord, I will never forget you. May magulang bang marunong lumimot sa kanyang anak? Kung meron man, ako na ama niyo sa langit, hindi ko kayo kinalilimutan. Hindi ka kinalilimutan ng Diyos. Yung pag-iyak mo, yung pagtawag mo, narinig ng Diyos yan. At alam ko, kapag tayo'y nananalangin, the hands of God starts to move. Lagay mo lang sa puso mo. Deklara mo, I will never forget you. Kaya hindi ka kawawa. Huwag may isipin sa sarili mo, walang nagmamahal sa'yo. Mali! May Diyos sa langit na nagmamahal sa'yo. Iiwanan ka ng lahat ng tao, hindi ka iiwanan ng Diyos. Kakalimutan ka ng magulang mo, ng best friend mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng boss mo, lahat ng kabutihan mo, hindi maaalala ng tao. Pero gumawa ka ng isang masama, hindi ka nila makakalimutan. Pero may Diyos na nangako, mabuti't masama. Andiyan ang Diyos sa tabi mo na nagsasabi, hindi kita kalilimutan kailanman. At yung covenant ni Lord sa atin forever. Sabi ni Lord, I am the Lord, I change not. Lord, abuti mo po ang mga prayer requests ng aking mga kapatid. Yung mga binigay ko ang pangalan sa mga Las Piñas District Workers, Panginoon. Lord, ikaw ang magpala. Thank you sa answered prayer. Thank you, Lord God, na may ginagawa ka. May ginagawa ka sa mga panalangin nila. May ginagawa kang kagalingan sa mga physical na katawan. May ginagawa kang provision sa mga pangangailangan. May ginagawa ka, Panginoong, solusyon sa bawat problema. May ginagawa kang kalakasan, kapahingahan sa mga napapagalat na bibigat ang lupa. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin ang katugunan ng lahat ng aming panalangin. Dahil ikaw nagsabi, anumang bagay na hingin namin sa pangalan ni Jesus, ay gagawin mo, Panginoon. Noon. Hindi ka sinungaling, tumutupad ka sa iyong pangako. Salamat, hindi mo nakakalimutan. At sa gabing ito, salamat po sa mga sumusuporta sa lingkod mo. Salamat sa mga manggagawa na patuloy na sumusuporta sa ministry ng ibinigay mo. And Bed of Promises, Lord, hindi ko sila kayang gantihan. Pero lahat ng ginagawa naming suporta sa iyong gawain, hindi namin sa tao ginagawa, kundi sa iyo, Panginoon. All the glory belongs to you. Pagpalay mo po ang bawat pamilya. Cover us with your precious blood. Sa bawat lalabas at uuwi ng tahanan, ingatan mo kami. Patuloy kaming humihingi ng good health in Jesus' name. Patuloy kaming humihingi ng long life in Jesus' name. Patuloy kaming humihingi ng provision in Jesus' name. Patuloy kaming humihingi ng kalakasan, katatagan, wisdom, Panginoon. Solusyon sa bawat problema at patuloy mong pagsama sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang Diyos na aming tinatawagan, pwedeng sandalan, pwedeng pagkatiwalaan at kahit kailan, hindi nabibigo ang nagtitiwala sa iyo, Panginoon. May ginagawa ka. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. Magandang gabi po. Minsan pa, salamat po sa inyong pagsuporta. Pagpalain tayo ng Panginoon. In behalf of Church Las Piñas District, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng nagbibigay na kanilang mga prayer request. Salamat din po pala kay Brother Robby Bonus na siya pong gumawa po ng ating tarpaulin, ng ating pong poster. Salamat po na pinagabi niya ang kanyang talento sa Panginoon. Salamat din po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bukas po ulit. At sa gabing ito, bago ka matulog, sabi mo sa sarili mo, hindi ka kawawa, hindi ka api, hindi ka talunan. Sabi ni Lord, I will never forget you. God bless us.